Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa nating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa pitong pagkakamali ng karamihan sa pag-aalaga ng bromeliad. Ang bromeliad kaibigan ay madaling alagaan, kaya ito ay isang ideal indoor plant, lalong-lalo na sa mga baguhang nag-aalaga ng halaman. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang maghalaman at naghanap ka ng isang ornamental plant na madaling alagaan at iminti na, ang bromeliad ang halaman para sa iyo. Mabubuhay ang bromeliad, kaibigan, kahit hindi mo ito gaanong alagaan. Gayunpaman, may mga pagkakamali ang karamihan sa pag-alaga ng bromeliad na dapat mong malaman para maiwasan mo ito at mabuhay ng masigla ang iyong bromeliad plant. Pero bago yan mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa halaman na baka hindi mo pa alam, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So ano-ano nga bang pitong pagkakamali ng mga tao sa pag-aalaga ng bromeliad? Unang bagay kaibigan ay overwatering. Karaniwang pagkakamali ng mga tao sa pag-aalaga ng bromeliad ay ang overwatering o sobrang pagdidilig sa halamang ito. Madalas na inaakala ng mga tao na dahil ang bromeliad ay isang tropical na halaman, ito ay nangangailangan ng maraming tubig. Ang bromeliad, kaibigan, ay mas gusto ng humid places. Ngunit ayaw naman ng mga bromeliad na nabababad ang mga ugat nila sa tubig. Karamihan sa mga ugat ng bromeliad ay parabang anchor sa lupa na kumukuha ng nutrients dito at ng tubig. Kaya nga kung ang lupa na pinagtaniman mo ng bromeliad ay palaging basa, mabubulok ang ugat nito at magiging dahilan na mamatay ang iyong tanim na bromeliad. Para maiwasan mo ang ganitong problema kaibigan, hayaan mo munang matuyuan ang soil na pinagtaniman mo ng bromeliad bago mo itong muling diligan. Magagawa mo ito kung didiligan mo ng isa hanggang dalawang beses ang bromeliad sa loob ng isang linggo. Alalahanin mo kaibigan na kahit mukhang dry na ang lupa na pinagtaniman mo ng bromeliad, ay kaya pa rin ito mag-retain ng tubig sa ilalim ng lupa. Karamihan ng bromeliad kaibigan ay kaya mag-tolerate ng drought. Hindi man mabubuhay ang bromeliad sa drought, pero mas madalas pa na mamatay ang bromeliad dahil sa pagkabulok ng ugat dahil sa overwatering kaysa sa drought. Ikalawang pagkakamali ng mga tao kaibigan sa pag-aalaga ng bromeliad ay pagpili ng maling container para sa kanilang bromeliad plant. Gaya ng nabanggit ko kanina kaibigan, karamihan ng ugat ng bromeliad ay nagsisilbing parang anchor sa lupa at hindi lumalaki ng sobra. Ang isang maliit na paso sa pagitan ng 4 hanggang 6 na inches ay sapat ng laki para mahawakan ang bromeliad. Ang paggamit ng sobrang laking paso para sa bromeliad ay magre-retain ng mas maraming tubig na magiging dahilan ng pagkabulok ng ugat na magiging dahilan ng pagkamatay ng halamang ito. Karagdagan dito kaibigan, dapat mong panatilihin na well-drained ang soil na pinagtaniman mo ng bromeliad sa pamamagitan ng pagpili ng paso na may sapat na butas sa ilalim na mag-drain ng sobrang tubig. Isang pagkakamali pa kaibigan ay ang paggamit ng maling lupa. Huwag kang gumamit kaibigan ng topsoil para sa pagtatanim ng iyong bromeliad. Ang lupa mula sa ground ay magiging sobrang dense na makakapag-retain ng sobrang tubig. Maaari ding ito magdala ng sakit, fungus at peste na makakasira sa bromeliad. Salip, gumamit ka ng isang potting medium na espesyal para sa lumalagong bromeliad. Maraming mga mixture na soilless na mabibili sa merkado na idinsenyo upang i-allow na mag-drain ng mabilis ang tubig sa lupa. Ang bromeliad potting mix na ito ay matatagpuan sa mga tindahan ng halaman o di kaya ay online. Ikaapat na pagkakamali kaibigan ay maling lugar na pinaglalagyan ng bromeliad. Ang bromeliad ay mabubuhay ng maayos sa isang lugar na tumatanggap ng bright and direct light sa labas man o loob ng bahay. Huwag mo itong ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw dahil masusunog at matutuyo din ito. Ngunit huwag mo rin itong ilagay sa isang madilim na lugar. Ang bromeliad na hindi nakakatanggap ng sapat na liwanag ay tumutubong mahaba at fluffy at hindi lalabas ang magandang green na mga dahon ito na may trademark color. Kung mangyari ito, ilipat mo lang ang paso sa isang lugar na mas nakakatanggap ng bright indirect light.
Ikalimang bagay na pagkakamali ng mga tao, kaibigan, sa pag-aalaga ng bromeliad ay ang pagpapalagay na ang lahat ng bromeliad ay pare-pareho. Maraming iba't ibang genera at species ang halamang bromeliad. Bagaman merong mga bromeliad na halos pare-pareho, may mga iba na may mga unique adaptation na na-develop sa kanila para mabuhay sa kanilang mga natural habitat. Halimbawa na lang ay ang Cryptanthus ay isang bromeliad na gusto ng moist na lupa, habang karamihan ng mga bromeliad naman ay gusto munang matuyuan bago muling diligan. Lahat ng bromeliad ay nag-originate sa mga warm na klima. Ang ilang bromeliad ay natuto maka-adapt sa mga arid region o yung mga sobrang tuyong lugar, at ang ilan naman ay naka-adapt sa humid region. May mga bromeliad na tumutubo sa mga forest floors at may iba naman na tumutubo sa mga sanga ng puno. Siguraduhin mo lamang na alam mo kung anong uri ng bromeliad ang inaalagaan mo para mabigay mo sa kanya ang tamang pag-aalaga. Ang ika-anim na pagkakamali ng mga tao sa pag-aalaga ng bromeliad ay ang exposure ng bromeliad sa infested plant. Ang bromeliad ay may konting problema lamang pagdating sa pest problem kung ito ay nasa loob ng bahay. Sila kasi ay malayo sa kanilang mga original na habitat, kaya hindi masyadong problema ang mga natural predators. Gayunpaman, kaibigan, ang bromeliad ay madaling maapektuhan ng mga mealybugs, aphids at scale. Kung ang infestation ay nangyari sa loob ng bahay, ito ay maaaring nagmula sa mga previously infested na mga halaman. Kung ikaw ay bibili ng mga halaman, ilayo mo muna ito sa ibang mga halaman sa loob ng 3 linggo kahit wala itong trace ng pest infestation, dahil ito ay maaaring may mga itlog na invisible sa paningin na sa kalaunan ay mag-spread ng pest sa mga halaman mo. Kung mananatili itong pest-free sa loob ng 3 linggo, pwede mo na itong ihalo sa mga collection mo ng plant nang walang pangamba. Ikapitong bagay na mali sa pag-aalaga ng bromeliad ay ang pagbabaya sa mga hard water. Ang hard water ay makakapag-iwan ng deposit sa mga dahon na nasa base ng halaman sa kanyang central tank. Ang mga deposits na ito ay maaaring makadamage sa mga dahon ng bromeliad at magdulot na mas madaling pagkakaroon ng disease ng halaman. Ang water tank ng bromeliad ay dapat regularly na i-flush para maiwasan ang build-up ng salts. Bilang alternatibo sa tap water, pwede kang gumamit ng rain water o distilled water sa pagdidilig mo ng bromeliad. So ito lamang, mga kaibigan, ang 7 sa mga pagkakamali ng mga tao sa pag-aalaga ng bromeliad. Kung gusto nyo parang matuto ng ganito mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng halaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito lang, mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.